Ano kang sinabi na sabi mo, Senador, na sabi it happened? Sino yun? Are you referring to? Yung po yung nabanggit ni Senator Go nung namatay si Micah. So, Senator Go? Sorry. Senator? My apologies. Senator Bato? De La Rosa. Oh, sige, as a matter of right, the Senator can react if he wants to. Yes, Mr. Chair, thank you. I just would like to put in context. Paano ko sinabing happens? Indeed, I said that. Happens. Because sa amin sa pulis, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect happens. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang for me, for us, happens. Nangyari yun. So what's the fuss about blaming ourselves for sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So anong tawag ko diyan? Perfection happens? There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I said that, but that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words para for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko shit happens because I'm blaming myself as the chief PNP. Nangyari yung nang hindi dapat nangyari, namatay yung bata, tinamaan. Real shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na. Na yung bata parang masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Chair. Kasi sa akin, when I shit happens, that's for us to blame ourselves. That shit happens. That is not intended for the people or the victim. Can we contextualize? Aminado naman si Senator Bato, konektado ito sa 1-year-old na namatay, kaya kayo napasalitang shit happens. Yes, Mr. Chair. Three-year-old. Ilan? Mr. Chair, 3-year-old. 3 years old daw. Na nangangarap din okay. Maging police. Yeah. Sige, Father, ikaw familiar sa what happened doon sa 3 years old na namatay? Sige nga, so that we will see the... Sa pagkaalala ko po ay, ito po ay isang police operation at ang hinuhuli nila yung anak, ay yung tatay, at dahil dito ay nadamay po yung anak. Ano? Nadamay yung anak at namatay yung anak. I wouldn't want to give any... Saan po yun? I wouldn't want to give any... Place and then date, and then sa incidenting yun, yung 3 years old lang ang namatay? Kasama po yung ama, Mr. Chair. Kasama ang ama. That is the context, ha? Yan yung context, ha, na nangyari ito. Yes, Mr. Chair, wala naman talagang pulis gustong pumatay ng bata. Kaya nga sabi ko, shit happens. Tinamaan yung bata sa crossfire. Kaya nga, nangyari yun. Father, sa investigation ninyo, official police operation yon na confirm na din nyo sa HQ? It was po. Kaya okay, may mga pangalan ng operatives? I think meron po, Mr. Chair, and ayaw kasi mag-appear po nung... Paki-organize na lang po yung data kasi opo. Isa na yan sa napag-usapan natin ngayon. We are interested in that police operation na may 3-year-old na namatay. Yes, kasama po. Ng kanyang papa siguro, papa? Yes, kasama po. Papa. Oh, sige. Mr. Chair, na-autopsy rin po ni Dr. Raquel Fortun ng bata. So she can objectively provide the truth in this committee. Salamat po. Yeah, Mr. Chair. Another question. Yung inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso, marami yun, sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo po nga, binalian ang kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo?
Can I respond, Mr. Chair? Respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's responsibility niyo to file the cases. Eh. Pero say, yeah, just precisely. The Mr. Chair, but since concern siya, advocacy niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. Hindi po, so, ba, hindi po ba mas responsibility ng polisya? Responsibility nga ng polis, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, he's providing. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapail yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganun, hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaloob sa polis kung nakasuhan na itong mga g***o na ito. Because I, for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung tutuusin. Kasi gusto ko talaga kung if I have the goods, I have the evidence as you showed that a while ago, bali-bali na, halatang binugbog muna bago pinatay eh. Di ba? So you showed the pinaluap mo sana yun, napail yung kaso. Kung hindi mo pinaluap, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father.